Hahabulin na rin ang BIR para buwisan ng mga marginal income earners o yung mga kumikita lang ng mas mababa sa 100,000 pesos kada taon. Sila yung mga tricycle drivers, mga vendor, may-ari ng maliliit na sari-sari store at maging mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng Bureau of Internal Revenue. Magbabandila si Zen Hernandez. Mahigit 10 taon nang nagtitinda ng balut si Stella. Ang kinikita, ipinantutustos niya sa mga apot anak. Pero kinakabahan si Stella sa posibilidad na buwisan ng BIR pati maliit niyang negosyo. Para makitira, magkano ang tutubuin namin dyan, pamasahe pa. Nilinaw naman ng BIR, posibleng ang mga pinaghahanguan lang ni Stella ng paninda ang kailangan nilang buwisan. Bahagi ito ng kampanya ng BIR na masingil pati mga marginal income earners o MIE o mga may hanap buhay o negosyong kumikita ng mas mababa sa 100,000 pesos kada taon. Tulad ng mga magsasaka, mangingisda, maliliit na sari-sari store, karinderya, turo-turo at maging mga tricycle driver. Ang basis naman yan ng ating commissioner ay yung batas mismo kasi sinasabi sa batas, lahat ng taong dapat magbayad ng buwis ay magrehistro. Pero exempted naman daw ang mga MIE sa VAT at percentage tax. Pinag-aaralan din ng BIR kung paano sisimplihan ang income tax form na balak rin nilang gawing taglish para mas madaling maintindihan. Para naman sa tricycle driver na si Roland, mabigat kung bubuwisan pa ng BIR ang 300 niyang kita kada araw. Dapat wag na sana kasi sobrang hirap na kasi. Ayon naman sa BIR, may mga pagkakataon din na posibleng wala na silang dapat bayaran dahil sa mga exemption. Kung maliit ka naman, hindi naman kami papataw ng malaki. Yung kinikita nila para sa income tax, ay baka kasing laki lang nung kanilang personal exemption. Ayon sa BIR, balak nilang makipag-ugnayan sa mga barangay para marehistro ang mga nasa informal sector na hindi nasisingil ng buwis. Para sa Bandila, Zen Hernandez. Kapamilya, ano po ang inyong masasabi sa plano ng BIR na hikayatin ng mga minimum wage earner gaya ng mga tricycle driver, mga vendor na magbayad na rin ng buwis? Ang reaksyon sa Bandila Facebook at Twitter, ang sabi ni Kulukoy, isa itong kalokohan. Okay sana kung napupunta sa tamang paraan yung perang aming binabayad. Ang masahol ay napupunta lang sa bulsa ng mga korap na politiko. Sino ba naman ang gaganahan na magbayad ng buwis? Sagot ni Andre De Vera, kung masisiguro ng pamahalaan na mapupunta ang buwis sa tamang proyekto at sa ikauunlad ng bansa, kahit sa huling income ko ay ibabayad ko sa buwis. Pero sa nakikita ko ngayon, no way. Overkilling ang sabi ni Dan Collins. Hindi naman sana magrereklamo ang mga Pinoy kung sakto lang ang sahod at binabayarang tax. Kaso bago mo pa mahawakan ang kinita mo, bawas na ang tax at pagbili mo pa ng pang-araw-araw na pangangailangan, may tax na naman. It's more tax in the Philippines. At ang tugon ni R. James Valenzuela, wala na raw kasing pork barrel. Kaya sa kalabaw at manok naman sila nakatutok. Mga mamamayan na kayot kalabaw at manok na isang kahig, isang tuka. Si Clayton Valenzuela naman, sorry. Pero sa ngayon, mahirap ibalik ang tiwala ng taong bayan matapos ang mga issue ng korupsyon. Hayaan na lamang ang minimum wage earners sa kanilang kita. Hindi solusyon ang additional tax. Sugpuin ang korupsyon at lahat ay magiging maayos. Sabi naman ni Lelaine Asuncion, wag naman, naghahanap buhay sila at sa gitna ng araw at ulan para sa kakarampot lamang nakita, tapos bubuwisan pa, maawa naman ang BIR.